Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Alisin nila yung tao, sabihin nila na danger zone. Paglagyan naman nila sa tao ay death zone. Wala rin kwenta. Nagkaroon ako ng bulong. Sa tuwing may marinig akong umiiyak, akala ko anak ko. This is brought about dahil sa kakagamit ng drugs, particularly methamphetamine and cannabis. Nagkakos sila ng psychosis. Nagmamadali ngayon ang mga lokal na gobyerno na mailipat ang informal settlers na nakatira sa mga estero at flood-prone areas sa Kamaynilaan. Bago pa muling maghakot ng daan-daang pamilya para madala sa mga paglilipatang ito, binalikan ang reaksyon ng ilang malalaking relocation site at inalam namin kung bakit tila hindi ito ang pinakamabisang solusyon. Inabandona at tila isa ng ghost town. Ganito ang nadatna naming kalagayan ng mahigit 1,000 housing units sa Kasiglahan Village sa Rodriguez, Rizal. Tuloy ang mahigit 200 milyong pisong budget ng gobyerno para sa housing na ito, tila napunta lang sa wala. Puno ito dati ng mga nirelocate na mga pamilya mula sa Navotas. Mga pamilyang nagpulasang parang mga daga nang pasukin ng bahang dulot ng habagat ang lugar noong isang taon. Isa sa kanila, si Aling Mer. Itong creek na to, bumigayan mula dyan hanggang doon. Kaya pumasok. Kaya dito talaga ang way ng tubig bumulusok sa kalsada na to. Kaya ang bilis minuto lang, ano na sa pausapaw na yung bahay. Alisin nila yung tao, sabihin nila na danger zone. Paglagyan naman nila sa tao ay death zone. Wala rin kwenta. Napilitan tuloy sila na lumipat sa mga unit na hindi inabot ng baha. Mahaba ang listahan ni Aling Mer para sa gobyerno at dapat ito daw ang maibigay sa kanila. Sa tingin namin yung decenting relocation, dapat nandodo na, complete facility, ilaw, tubig po. Ayun naman pinangako nila sa amin eh. Iwas sa kung ano mang sakuna. Kung landslide man dyan, pabaha man dyan, yun ang ano namin at dapat may pagkakakitaan yung mga tao. Ito naman ang relocation site sa Barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Montes sa Bulacan. Si Mang Alvin, 3 taon na mula nang ma-relocate rito. Sa pagtitinda ng isda na mula pa sa Navotas niya, binubuhay ang buong mag-anak niya. Kung noon daw ay nakaka-1,000 piso sa isang araw, ngayon malakas na raw ang 200 piso. Pero sa kabila nito, higit pa rin ang kanyang pasasalamat sa bagong nilipatan. Papasalamat naman ako sa kanila nga napunta kami rito. Well, doon sa lugar nga inalasyan namin, pangamba kami roon kay tabing dagat, kaysa rito. Kaya sana tungkol sa kahirapan ng kabuhay namin dito, gusto ko sana kung maaari lang, tulungan naman kami kahit papano. Malayo pa rin sa pagkukunan ng hanap buhay ang pangunahing hinaing ng mga na-relocate. Kaya naman ang solusyon ng gobyerno, in-city relocation o sa syudad na at hindi lalayo sa mga lugar na maaaring pagkuhanan ng trabaho. Sa pagpasok ng tag-ulan, apurado rin kasi ang gobyerno lalinisin ang mga estero kung saan pinasisikip lalo ng mga informal settler ang daluyan ng tubig. Tinukoy na kasi ng DPWH ang 8 priority areas kung saan kailangan palikasin na ang mga pamilyang nakatira sa loob ng 3 metro mula sa mga ilog. Ito ay ang San Juan River, Pasig River, Tulyahan River, Manggahan Floodway, Estero de Maipaho, Estero de Sulog Apog, Maricaban Creek at Tripa de Gallina. Kabilang ang mga pamilya dito sa gilid ng San Juan River sa kulang-kulang 20,000 mag-anak na target ng pamahalaan na ilikas mula sa dalawin ng tubig sa Metro Manila. At bilang pang-engganyo, bibigyan sila ng tig 18,000 piso ng gobyerno na kailangan nilang gamitin para makapagrenta ng bahay malayo sa mga ilog. Planong may nitang pinagdedebatehan ngayon ng iba't ibang sektor. Ang 18,000 pesos o 1,500 pesos kada buwan bilang rental subsidy ay ibibigay sa bawat pamilyang na-census na maapektuhan ng paglilikas. Ang naging mechanics nito, kung ikaw ay in-city, kasama ka sa census, mabibigyan ka ng 18,000. Base sa pag-uusap, hindi isang bigay lang ito. This will be on a quarterly basis. Every 3 months, ibibigay sa'yo para ma-insure naman na tuloy-tuloy or hindi mo magagastos ng isang beses lang at susunod, wala ka ng pambayad. Pero ang tanong ng ilang sektor, mauwi nga ba ito sa pambayad upa o baka maipanggastos lang sa ibang bagay?
Sa ngayon, kailangan mo lang humalat ng pansamantalang tirahan ang mga pamilyang ililikas habang ginagawa ang mga in-city low-rise buildings kung saan sila ililipat. Paano natin matitrace kung nasan sila? Base sa pag-uusap nga ng National Technical Working Group, ang MMDA, ang DSWD will take the lead para sa paglalagay yung biometrics para matrace natin kung nasaan sila. Kung susumahin, para sa 20,000 pamilyang kailangan alisin sa mga estero, gagastos ng 360 milyong halaga para sa kanilang rental subsidy. Idagdag pa ang mahigit 3 bilyong piso para sa pagpapatayo ng mga housing unit. Isa si Aling Gemma sa mahigit 4,000 informal settler na nakatira sa may daluyan ng San Juan River sa Talayan, Quezon Avenue na maapektuhan ng relocation. Ayaw sana niyang umalis sa lugar kung sila nanirahan ng halos 2 dekada. Talagang yun ang talagang masusunod. Wala talaga kaming magagawa doon dahil hindi nga namin, wala kaming pinanghahawakan na right na sa amin, na property namin yun. Pero para kay Gemma, ayos na rin daw ang inaalok ng gobyerno. Wala naman daw silang magagawa at mabuti na rin kaysa sa wala, lalo't may makukuha naman silang pera kahit papano. Pwede na din yun kasi kaysa naman yung totaling sabihin pinaalas yung sino man na wala man lang kahit magkano cash na pwedeng maging expenses niya sa paglipat, di ba? Para sa gobyerno, determinado na sila na alisin ang mga informal settler na nakabara sa mga waterway. Kaya lang, dahil sa tila hindi naman ito kinakagat ng mga nakatira sa ilog, lalong napupulaan ang programa. Kung di naman daw kasi ito tinatanggap ng mga taong ginagastosan mismo ng proyekto, baka ang paggasta ng milyong-milyong pondo ay mauwi lamang sa wala. Sinabi noon ni Pangulong Ramon Magsaysay, dapat daw ang mga kababayan nating salat sa buhay, hindi nakakaramdam ng paghihirap dahil sa kinakalinga sila ng pamahalaan. Ngunit ang mga salita ni Pangulong Magsaysay ay hindi pumipigil kanino man na magsumikap upang gumanda ang kanilang buhay. At lalong hindi na ito binibigyang laya ang gobyerno na gamitin ang kaban ng bayan para sa mga proyektong tulad ng hindi matirang relocation centers na nasasayang lamang at hindi naman pakikinabangan ng mga talagang nangangailangan. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.